So, yun na nga, ang kapal talaga ng mukha ni Inday Sara, opposite Fiona, kung ano man yung pangalan niya, Fiona Amores, etc., etc. Dahil at this point, okay, nanghihingi na siya ng hustisya. Nasaan daw ang hustisya? Ang tokhang queen or princess ng Pilipinas na ang ama niya ay walang pakialam sa due process, walang pakialam sa rule of law, and yet now, she's demanding justice. Nagpe-play na siya ng victim card. Okay? Kasi yun na lang yung pag-asa niya, di ba? At ito pa, binubudol niya ang mga media. Kunwari, friendly siya sa mga media. Kailan ba siya naging friendly lang, di ba? Nung unang-una niya sa power, first year, wala siyang pakialam sa media. Okay? But this time, na may kaguluhan na between ang kasamahan at kadiliman, sabi ni Harry Roque, eh, ginagaslight niya ang media. Kunwari, friendly siya sa media. Eh, plastic siya, di ba? Mayroon siyang video, di ba? With this attorney na namatay na, yung trans or gay attorney, na sinasabi niya, pinaplastic ko lang naman sila eh. Tapos, niname niya in particular ang Rappler. Plastikada nga, di ba? Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. And she's just being nice and friendly, kunwari, dahil sa, di ba? Gusto niyang gamitin ng media against the PBBM administration, and I didn't vote for Bongbong Marcos noong 2022 elections. So ito nga, di ba, nagkaroon ng suspension. Inambush interview siya ng mga media, and then tinanong siya kung ano daw yung comment niya dun sa statement ni PBBM na kung kaya nilang ipagurgur ang presidente, then how much more pag ordinaryong tao? And then, ang sagot ni Sara Duterte, yun nga eh, tama. Diba, pinapatay nga nila si Ninoy Aquino ng pamilya niya. Yun yung sagot niya. And I've been anti-Marcos ever since. Critic ako ng mga Marcoses, despite the fact na Ilocano ako. Pero, okay, if you're gonna think about it, itong pagkamatay ni Ninoy Aquino, which is very tragic, na naging catalyst nga ng change ng Pilipinas. Kasi nga, you know, that crisis was turned into an opportunity to topple the Marcos administration. But then, hear me out, I don't believe up to this moment na ang nagpagurgur kay Ninoy ay ang mga Marcoses. I don't think Ferdy Marcos, kung ano man yung mga kasalanan niya, and I, again, critic ako ng mga Marcoses, I don't think siya yung nagpagurgur kay Ninoy Aquino. Okay? I don't buy that. At ngayon, ginagamit na ngayon yan ni Sara Duterte. Kunwari ginagamit yan para banatan ang mga Marcoses, kundi man naman siya gaga. Ang dami niya mga walang kwentang pinagsasabi, kaya nga, I'm thinking na nawawalan na siya sa tamang katinuan. Nababaliw na siya. Saro ulo na nga siya. So ito na nga yung ambush interview kay Pusit Fiona na ang dami niyang pinagsasabing wala siyang alam sa batas despite the fact na abogado kuno siya. So here we go. Okay. Hindi ko pa nababasa yung kanya statement. Pero pag nabasa ko na, maghanda kami ng sagot. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. Kung sasabihin na raw kayo ng FBI, I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Ma'am, si Colonel Nolasco, how's the parang professional links? This is the reason why we don't want to discuss confidential funds. And yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na it was you designated? We will wait for Colonel Nolasco. Next question, please. Ma'am? Last two. Kaya, make it brief. PBM said po na kung ganun po kung kadali magplano pagpatay sa President, ay paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan criminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pass. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Ma'am, sa verbalization na po ba sa administration yung tungkol sa Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it.
Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action, ma'am? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly, that is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, please. Ma'am, extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next step niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipenalize si USEC Lopez? Hindi ba dapat ang pinipenalize nila ang appointing authority? Isa pa sir, sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Nasa DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa UDP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit mo ipipenalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang hustisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte, saan kami pupunta sa mga ginagawa sa amin? Mismong committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, na hindi makalabas, lahat, kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Ma'am, you finally decided to take your oath kanina. Why did you? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni Joel Chua doon, na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help
the personnel of the office of the vice president if I have no personality to speak in that hearing. So I had to take that oath. Pero okay lang. Hindi naman ako galit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo sa tulong ninyo kay Yusek Lopez at sa lahat ng OVP personnel. Did you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Eh, yun na nga sinasabi ko, sir, no? Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security. Saan ka? One point na lang. Yung kung testimony ni Fajarda, do you think that will hold water as far as maybe pinning you down is concerned or doesn't establish anything? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali doon. But apparently, nakikita nyo kanina na uubos na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-contempt kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Ma'am, you said contempt. Are you expecting again any contempt sa hearing ngayon? Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect, ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Ma'am, your message to President Bongbong Marcos when he said na papalagan daw po yung death threat ninyo, hindi niya palalampasin. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Ma'am, speech that as a speaker. I mean, we don't know the content. Yes, here, yes. Kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.